Definitely no. It's a big no. Hindi po lahat kaya at natutulungan ng ahensya ni Sir Rafi Tulfo. Yan po ang totoo at masakit na katotohanan. Junto po, nag-post po ako ng video ng kapatid ko sa aking FB account na may hashtag na Rafi Tulfo and Action. Marami pong nakisimpatsa, marami pong nag-comment, tumulong po sa amin na makarating ito sa Action TV kay Sir Rafi Tulfo. Kasi po, humihingi po kami ng hustisya po para po sa pagkamatay ng kapatid ko noong May 20, 2023. Dinala po siya sa ospital and declared dead on arrival. At ang assumption ng doktor is heart attack. Para po sa amin, work-related po ito dahil namatay po siya. Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Mga Tagalusong, Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood po ng video reaction nito. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Mga kaibigan, tatalakayin natin itong si ate na pumila dyan sa Rafi Tulfo in Action dahil umaasa siya batay sa kanyang mga napapanood sa television maging dito sa social media na maraming natutulungan ang Rafi Tulfo in Action. At kung inyong naalala mga kaibigan, few months ago ay nagmalaki itong si Rafi Tulfo na ang Rafi Tulfo in Action ay ang last resort ng mga tao, mga kaibigan. Kung inyong naalala, di ba? At maraming mga tao na halos sambahin si Rafi Tulfo dahil sa mga nabitawan niyang salita na yon. Pero kung lalaliman natin ang ating isipan, mga kaibigan, paano magiging last resort ang Rafi Tulfo na hindi naman siya ang ahensya ng gobyerno, di ba? Kapag nagkaroon tayo ng malaking problema, di ba, mga kaibigan? At halos wala nang tumulong sa atin, wala tayong ibang malalapitan kundi ang ating gobyerno. So doon tayo lalapit sa ahensya ng ating gobyerno. Pero dahil nga sa mga binabalita ng Rafi Tulfo, ng Rafi Tulfo in Action, na sila yung huling pag-asa ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng kahirapan at gustong madaliin. Kayo kasi, ang hindi ko lang maintindihan sa mga tao, mga kaibigan, bakit ang gustong-gusto ninyo na madaliin ang proseso ng mga bagay-bagay na samantalang merong tamang proseso po ang ating ahensya ng gobyerno, katulad ng Dolly. Ito si ate lumapit dyan sa Rafi Tulfo in Action dahil umaasa siya na mapapabilis at mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na sabi niya ay namatay doon mismo sa kumpanya dahil sobrang init daw, walang exhaustion, at yun yung findings ng doktor. At yan, mga kaibigan, kawawa naman. Hindi siya pinansin. Pinapila lang siya ng pagkahaba-haba. Oh, syempre, gabi pa na, doon niya kasi maraming nakapila daw dyan eh, sa Rafi Tulfo in Action. Tapos pagdating doon sa loob, nabigyan sana ng pag-asa dahil naka-filled up naman ng mga forms. Pero pagdating doon sa loob, hindi naman tinulungan. So ito, malaking lesson na ito, mga kaibigan. Mga kababayan ko. Meron tayong tamang ahensya ng gobyerno. Doon tayo lumapit. Kasi kung pupunta kayo dyan sa Rafi Tulfo in Action, anong mangyayari? Kahit pa napansin itong si ate na nagre-reklamo. Halimbawa, napansin siya ni Rafi Tulfo. Anong gagawin ni Rafi Tulfo? Siyempre, i-refer din lang naman siya sa tamang ahensya ng gobyerno natin. Diba? Ganyan ho ang nangyayari. Mga kababayan ko, huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga napapanood natin dahil hindi away-away ng pamilya, hindi away ng kabit-kabit, kaya hindi pinansin. Maari mo, kulang ang views nito. Kasi namatayan, diba? Eh walang masyadong dapat pag-usapan. Pero kung kabit-kabit ang pag-irereklamo, kabit ng kapitbahay yung asawa ng kapitbahay, ay naku, patok na patok yan, mga kaibigan. Maraming views pagkakakitaan. Yan ang napapanood natin, di ho ba? Yan ang napapanood natin dyan sa Rafi Tulfo in Action. Halos araw-araw merong reklamo na tinatanggap na away ng pamilya. Sad to say,
na bakit ang mga taong kababayan ko ay naniniwala pa rin na matutulungan sila? Bakit kaya hindi ito tinanggap? Posible naman na maging valid yung kanyang reklamo dahil ayon nga sa kanya, yung kapatid niya ay inatake sa puso dahil mainit sa loob ng kumpanya na pinagtatrabahuan, walang exhaustion. At ito ay malinaw naman na work-related. Di ho ba? Bakit kaya hindi tinanggap? Ano sa palagay niyo mga kaibigan? I-comment niyo dyan sa baba ng video na ito. Samantalang yung kano na pumunta dyan sa Rafi Tulfo in action, tinulungan ni Rafi Tulfo. Binigyan pa ng pera. Magkano? $5,000. Magkano sa peso? 275,000 pesos. Diba? Kaya ang lahat ng mga pumipila dyan, umaasa sila na matutulungan sila. Kahit na siguro isugal na nila yung kanilang kahihiyan. Mabigyan lamang ng ayuda. Mamulat na kayo mga kababayan ko. Mamulat na kayo. Isipin nyo na lang kung mapapansin ang reklamo ninyo, marirosolbahan ba ng Rafi Tulfo in action? By itself, ah? O i-refer lang din naman kayo sa tamang ahensya? Akala ninyo mapapabilis ang proseso? Ganon din. Di ho ba? So pakinggan natin kung ano yung reklamo nito ni ate. Bakit hindi siya kaya pinakinggan o inaccept ng Rafi Tulfo in action ng mga staff? So ito, umuwing luhaan, walang nangyari. Dahil lang sabi daw ng staff, pasensya na, wala kaming maitutulong. Pumunta lang kayo dyan, pumila kayo, namasahi kayo, gumastos kayo. Wala namang nangyari. So ito hindi ito sa paninira. Ito ay totoong nangyayari na dyan sa Rafi Tulfo in action. Kawawa ang ating mga kababayan na umaasa dahil akala nila talagang matutulungan sila. O tingnan natin kung ano yung reklamo nito ni ate. Ang pangalan nito ay si Karen May Omopia Alimbon. So pakinggan natin. Wala po silang patay po siya sa loob ng pabrika. At ang pabrika pong ito ay sobrang init. Wala po silang exhaust fan. Wala po silang proper safety. Wala po silang first aider. But the company said that it's not work-related. Kaya po ang video po na yun ay pinost ko para po makot yung attention. Makahingi po kami ng tulong. Kasi po, di ba, ganun naman po ang nangyayari. Kapag may mga video po na nagbabiral, is na-feature po or na-air po sa Rafi Tulfo in action at natutulungan po sila. Yun po yung aming perception. Yun po yung perception nating lahat. Kaya disclaimer lang po, ang video pong ito ay base po sa aking sariling pananaw at pangunawa, base po sa aking sariling karanasan. Maaaring yung karanasan ko po ay hindi nyo po maranasan. Maari din po na yung kaso nyo is hindi po tayo pareho ng kaso na inilapit sa kanila, kaya maaring maiba po ang mangyari sa inyo. Ipopost ko po ang video na ito, hindi po para siraan sa Sir Rafi Tulfo kasi hindi ko naman po siya nakausap ng personal. Staff lang po yung nag-assist sa amin. Pumunta po kami doon, maaga po kaming pumila. Iwalay po ang pila ng PWD, senior citizen at saka ng mga buntis. Lahat po yun nakapasok sa loob. Kami po naiwan sa labas. Naghihintay po kami ng staff na mag-assist po sa amin, mag-i-interview kung ano po yung i-complain namin. Then ongoing na po yung interview, 7:30 may lumabas na pong staff. Ongoing interview, yung mga nasa unahan po natapos na is in-schedule po ng December 15. Sabi po sa kanila, lahat po ng nakapila is i-schedule ng December 15. Take it or leave it. Dahil sa dami po ng mga complain, hindi na po kayang i-accommodate lahat the same day na magpipila ka. Kaya i-schedule ka.
medyo nawalan po kami ng pag-asa kasi December 15, June po kami six nagpunta. Months from now at i-schedule sa December 15, diba? Akala ko ba 2 to 3 days tapos na ang kaso ng lahat ng inireklamo dyan sa Rafi Tulfo in Action. Sabi ni Banat Bay, diba mga kaibigan? Sabi ni Banat Bay, kung isu-shortcut no, ang mga kaso dahil pabor na pabor siya sa pagbali ng due process, kaya nga pinagtatanggol niya si Rafi Tulfo, diba mga kaibigan? Ay 2 to 3 days tapos na ang kaso. O bakit ganito ang nangyayari? At akala ko ba ang Rafi Tulfo in Action ay last resort ng mga tao? Bakit itong simple no, na reklamo ni ate ay hindi tinanggap at hindi sinabak pa sa on air? Bakit kaya? Marami na naman naglalaro sa isip ko. Baka kasi hindi ito masyadong mapapansin ng mga tao kasi nga, syempre, patay naman na yung kapatid niya. Diba? At hindi naman ito away talaga na magsisigawan. Kasi kapag ganito, makikita natin talagang kapag nandyan sa studio na, di ba? Kapag umiyak na ang nagre-reklamo at may nag-away, nagduruan na ng kamay. Di ba? Diyan nakakatch ang atensyon ni Rafi Tulfo. At again, hindi ko naman sinisiraan ang Rafi Tulfo in Action. Ito ay totoo lamang batay dito sa salaysay ng babae na hindi siya tinanggap ng Rafi Tulfo. Ganun pala katagal dyan sa Rafi Tulfo in Action kapag hindi masyadong napansin ang reklamo mo, i-schedule ka 6 months from now. Diba? O lalong napatagal. O mga kababayan ko, lalapit pa ba kayo dyan? O lalapit kayo sa ahensya ng ating pamahalaan na yun naman talaga ang dapat nating nilalapitan. Niyo ba? Saan mabuksan ang isipan ninyo mga kaibigan? Ito na, patunay na itong si ate Karen May Umupia Alimbon. Pumila siya dyan sa Rafi Tulfo in Action. Akala niya mariresolbahan, matutulungan siya. Makakamit ang hustisya na nais niyang imakamit para sa kapatid niya. Mga kaibigan. Pero wala siyang natanggap ng kahit na anong tulong. Ito ba yung sinasabi ng mga Tulfo na texts lagi na kinokomment na tumulong naman kayo na kahit na singkong duling. At para sa mga nagko-comment dito sa aking channel at nang babast sa akin na Tulfo na texts, gago naman kayo mag-comment o ayusin ninyo yung paggawa ng sentence. Hindi yung bawat letra ay tuldok. May tuldok. Ibabas lang ako. Kung ibabas nyo, ayusin ninyo, baka magkaintindihan tayo. Diyo ba? Yan ang napapala ninyo dyan sa kakapanood ninyo ng mga chismis, away ng pamilya. Away ng kabet, ang kung kani-kaninong kabet. Diba? Mag-aral kayo. Para hindi naman nakakaya, mambabas na lang kayo, mali-mali pa yung sinasabi ninyo simula sa spelling at paggawa ng sentence, hindi ninyo alam. Hindi ako nagagalit doon sa pangbabas sa akin, nagagalit ako doon sa pagsulat. Mali na nga ang spelling, lahat pa punto, bawat words punto, word punto. Tumulong ka naman, tumulong punto, ka punto, naman punto. O may naitulong ka naman, may punto, naitulong, punto, ayusin nyo naman. Hindi ka talaga mabubuisit doon sa kinokomment nila kung ano yung gusto niya lang sabihin. Pero push pa rin po. Tuloy-tuloy sa pila. Hindi na po kayang i-accommodate lahat the same day na magpipila ka. Kaya i-schedule ka. Medyo nawalan po kami ng pag-asa. Kasi December 15, June po kami nagpunta. So it's 6 months pa po bago po maa-assist yung complaint namin. Pero push pa rin po. Tuloy-tuloy sa pila. Nakarating na po ako doon. Ito po yung proof na nakausap ko po yung nakausap po ako ng staff ng Rafi Tulfo in Action. And super thankful po kami kasi hindi po kami in-schedule ng December 15. Ginilid po kami. Kasama po namin yung mga OFW na which is priority po pala
sa Rafi Tulfo in Action. Wala na pong question doon kung bakit po priority ang ating mga OFW. Hindi ko po yung kine-question. Deserve po nilang ma-prioritize. Kasama ko po sila. Sobrang saya po namin, mga kapatid ko pong bunsong babae. Tuwang-tuwa po kami kasi ma-assist po kami. Sobrang na-lift up po yung pag-asa namin na finally ma-actional na po yung case po ng kapatid namin. Kasi nag-file na po kami sa DOLE pero 1 week na po wala pong update. Opo, umabot ng 1 week na wala pong update sa DOLE. Kaya finish through po namin sa Rafi Tulfo in Action. Nakapasok po ako sa loob. Nakapag-fill up po ako ng form. Nakalagay po doon pangalan ko, ano pong company yung kinocomplain ko, kung ano po yung nangyari, sasalaysay po, at ano po yung gusto kong action na mangyari. Ay nilagay ko po doon is gusto ko po mangyari is mapanagot po yung company ng kapatid ko. At humingi po kami ng tulong for autopsy kasi mahal po ang autopsy. At nung pumunta po kami doon is nailibing na po yung kapatid ko. Kaya kailangan pa po ng additional na bayad para po sa maglalabas po sa kanya doon sa sementeryo. Then naipasa na po, isa-isa po kami tinatawag for another interview. Tinawag na po ako. Babae po yung staff na humarap sa akin. Hindi niya po binasa ng buo yung complaint ko. Parang burnout lang niya, tinignan-tinglan niya. Kumuha lang siya ng mga keyword. And then naspatan niya yung heart attack. Sinabi niya po sa akin, not work related. At sa DOLE ko po yun, ipa-file. Sabi ko po sa kanya, sa DOLE po kasi ma'am, 1 week na po, wala pa pong action. Sagot niya sa akin, redundant po kasi ang mangyari kapag nag-file pa po kayo dito ng kaso against sa company po ng kapatid niyo. At saka wala po silang pananagutan kasi hindi naman po ito work related. Pinaliwanag ko sa kanya na kasi ma'am, ganito po, mainit po kasi yung working area ng kapatid ko. Wala po silang proper OSH, wala po silang first aider. Gusto ko ipanood sa kanya yung CCTV footage pero no. Hindi kailangan. Sabi ko, ma'am, sige ma'am, kahit yung autopsy na lang po, matulungan niyo po kami sa autopsy. No pa din. Sabot po namin yung autopsy. Kami po ang bahala sa autopsy. Sa isip ko po nun, bakit? Bakit naman po sa mga ini-air? Halos lahat ibigay na. Pero nakiusap pa rin po ako. Sinabi na lang po sa akin, thank you po, wala po kaming maitutulong sa inyo. So ayun mga kaibigan, malinaw yung salaysay nitong si ate na kung saan parang naghihinanakit siya na hindi siya natulungan. Diba? Eto na. Eto kasi ang problema dyan eh. Etong Rafi Tulfo in Action, nang dahil dyan sa mga ini-air, dyan sa Rafi Tulfo in Action, ay para bang ang lahat ng tao gusto madaliin ang lahat. At ito si ate na pumunta na pala sa DOLE. 1 week lang nang wala pang aksyon. Baka nagbe-verify pa, baka gumagawa pa ng mga investigasyon. Diba? E bakit pumunta ka pa dyan sa Rafi Tulfo in Action, ate? Wala ka bang tiwala sa ahensya ng ating pamahalaan? Na sila naman talaga ang gagawa ng aksyon sa mga reklamo ganito? Katulad ng DOLE. Ayan tuloy, para kang naghihinaknakit at para kang napahiya dahil pati yung pang-autopsy na hinihingi mo sana na matulungan ka. Pero ang sagot sa'yo, thank you. Wala kaming maitutulong sa'yo. Sagot daw ng staff ni Rafi Tulfo. Nakakalungkot mang isipin mga kaibigan, pero ang iba nating kababayan, hindi pa rin mabuksan ang kanilang isipan. Nang dahil ang binabasehan nila, yung nakikita nila dyan sa Rafi Tulfo in Action, na halos ibigay na lahat yan, galing mismo yan sa bibig ni ate na nagreklamo sana. Humihingi sana ng tulong dyan sa last resort ng mga tao, sabi ni Rafi Tulfo, na Rafi Tulfo in Action. Diba? Bakit hindi kaya natulungan itong si ate? Sa palagay ko, dahil hindi away pamilya yung inireklamo niya. O baka hindi ito ibang lahi.
diba? O dahil hindi pulis ang inirereklamo. Kasi kung pulis, di ba, ang bilis ni Rafi Tulfo in action, Rafi Tulfo, tawagan ng mga pulis, di ba? Takutin ang ating mga kapulisan, di ba? Ano pa? Dahil siguro sa hindi siya ibang lahi na na-scam ng kapwa natin Pilipino, di ba? Eh, ganyan ang nangyari. Yan ang napanood natin dyan sa Rafi Tulfo in action. So ito, malaking example na ito. Hindi ko sinisisi itong si ate. Hindi ko siya binabashed. Bagkos eh, matuto na tayo. Mas pagtiwalaan natin ang ahensya ng ating pamahalaan, mga kaibigan. Dahil sila lang ang makakatulong sa atin. So pag palagay ko kung natanggap ito, na on-air ito si ate, ano naman ang mangyayari? Matutulungan ba talaga siya ni Rafi Tulfo? O ng Rafi Tulfo in action? O i-refer lang sa ahensya ng ating pamahalaan? Sa palagay niyo, mga kaibigan, ano yung mangyayari? Ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay!